Amen. Purihin po ang Panginoon. At magandang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin at maging sa mga sumusubaybay din po sa atin online. Good morning to all of you. Our topic for today is Blessings of Faithful Stewardship. At ang atin pong text ay makikita sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11. At kung nariyan na po kayo, ay sabay-sabay nating basahin ang salita ng Panginoon. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Basahin din po natin sa wikang Filipino. Ganito kasi yun. Aani ang ng konti ang nagtatanim ng konti at aani ng marami ang nagtatanim ng marami. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay, hindi mabigat sa loob at napipilitan lang. Kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. At kaya ng Diyos na bigyan kayo ng sobra-sobrang blessing para maibigay sa inyo ang lahat ng mga kailangan nyo at marami pa kayong maibigay para sa mga mabubuting gawain. Nakasulat sa scripture, sobrang mapagbigay siya sa mahirap, walang hanggan ang kabaitan niya. Ang Diyos na nagbibigay ng seed sa magsasaka at pagkain para sa lahat, siya ang magbibigay at magpaparami ng seed na kailangan nyo. Aani kayo ng marami para makapagbigay kayo sa iba. Lalo pa niya kayong pagyayamanin sa lahat ng bagay para lagi kayong makapagbigay. Dahil dito, maraming magpapasalamat sa Diyos sa mga tulong nyo na dadalhin namin sa kanila. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Dinako nyo po kami sa lugar na ito at sama-sama kaming makasasamba, makapagpupuri at makapag-aaral ng iyong salita. Hinihiling po namin ang pagkasi ng iyong banal na espiritu sa buhay ng bawat isa. Ang presensya po ninyo inyong ibaba upang maranasan naming lahat. Buksan nyo po ang aming puso, ang aming kaisipan sa mga bagay na nais po ninyong ituro sa amin sa umaga pong ito. At dalangin ko po, Panginoon, hindi lamang ito magbigay kaalaman sa buhay ng bawat isa sa amin, kundi ma-transform ito ang aming mga perspective sa area po ng aming pagiging mabuting katiwala at sa area ng aming pagbibigay sa inyong kaharian. Marami pong salamat, ibinibigay namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makakaupo na po ang buhay ng bawat isa po sa inyo. Ayan. Last Sunday na po ng August, kaya last na rin po ito sa series about giving. Kasi for the whole month of August, ang naging topic po natin ay tungkol sa pagbibigay. Dahil alam nyo naman po si Pastor, schoolboy ngayon, di po ba? So nag-aaral po siya at ito po ang itinuturo sa kanila at ito raw po ang dapat nilang i-apply. So lahat sila na naka-enroll sa TNET, ito po ang dapat nilang itinuturo sa kani-kanilang mga churches. Yan, kaya tatapusin po natin. At ngayon lamang ako nag-prepare ng message na meron ng outline. Hindi naman talaga outline, kumbaga may message na doon. Kaya lang, I was praying to the Lord, Lord, hindi ko masyadong magets, ang daming sinasabi. Kasi ang setting niya ay US churches. So hindi naman ugma sa atin minsan yung ibang naroroon or maybe iba yung culture, yung mga nakagawian, tradisyon. Kaya tinailor fit ko na lamang po ang message na ito sa ating church. Ngunit meron pong ginamit na illustration doon at ito nga po yun, may kwento doon tungkol kay Uncle Charlie. So si Uncle Charlie daw po nag-celebrate ng 75th birthday. Ka-birthday ko pa si Uncle Charlie, kalain niyo yun.
So nag-celebrate siya ng 75th birthday. Eh may kapitbahay siya. Yung kapitbahay niya, piloto. Sabi niya, kaya pwede ko ibigay kay Uncle Charlie? Ah, alam ko na. Hindi pa nakasakay ng eroplano si Uncle Charlie sa buong buhay niya. So ang gift ko na lang sa kanya, ipapasyal ko siya, isasakay ko siya sa eroplano. Yan, ipagda-drive-drive ba tawag doon? Yan, magpapalipad siya, paikot-ikot doon sa kanilang syudad, sa kanilang town, para makita niya yung kagandahan ng kanilang lugar habang nasa himpapawid. So maliit lang po yung eroplano, siguro parang ganyan, small airplane daw eh, hindi naman siguro passenger plane na maraming pasahero. So after nilang magpaikot-ikot sa kanilang lugar, pagbaba, paglapag ng eroplano, sabi nung si kapitbahay na pilot, Uncle Charlie, kumusta? Hindi ka ba natakot? Sabi ni Uncle Charlie, ah, hindi naman. Hindi naman kasi ko todong umupo eh. Nakaangat yung puwet ko. Sabi gano'n ni Uncle Charlie. So ano po yung po pwede nating makita dito since ang topic natin is about faithful stewardship, about giving pa rin po. So instead of trusting God sa mga bagay na pinagdadaan natin, minsan parang feeling natin, kailangan natin gumawa on behalf of the Lord. Hindi natin siya lubusang mapagtiwalaan na kung ano man yung mga nangyayari sa ating buhay o ano man yung mga pangangailangan natin o ano man yung mga hinihiling natin sa Kanya, kaya ni Lord tugunan o kaya niyang kumilos. Kaya gagawin natin, gagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. Di po ba? Nangyari na ba sa inyo to? Nangyari rin naman sa akin yun eh. Sa lahat naman po siguro ng tao. So, yun po ang nangyari. Instead of trusting yung full weight niya doon sa eroplano, alam niya di naman siya pababayaan ng piloto na kanyang kapitbahay, mas ginusto niya na kung ilang minuto o oras siguro silang namasyal, nakaangat yung puwet ni Uncle Charlie, nakakangawit yun, di po ba? Kaya ba hindi kayo nagtataka, minsan sa buhay niyo, napapagod na kayo. Ano ba to? Pagod na ako. Eh baka naman kasi nakaangat yung puwet niyo, kaya kayo napapagod. Pagtiwala po natin kay Lord, iupo niyo yan. Magpahinga kayo sa presensya ng Diyos. Hawak tayo ng Lord sa kanyang mga kamay, hindi niya po tayo pababayaan, di po ba? So, if we hold back our trust sa Panginoon, di po ba, by not giving kung ano yung dapat nating ibigay sa Panginoon, sa palagay niyo po ba matutugunan yung pangangailangan natin? Eh kung kay Lord nang gagaling lahat ng bagay na meron tayo, kung kay Lord nang gagaling lahat ng provision sa pangangailangan po natin, at lahat ng mga blessings na meron tayo sa ngayon, sa Kanya nagmumula, ba't hindi natin magawang pagtiwalaan siya doon sa mga bagay na dapat po nating ibigay sa Kanya? Minsan kasi marami tayong maling konsepto patungkol po sa pagbibigay. So sabi dyan, give according to your income, lest God makes your income according to your giving. Magbigay daw po tayo ayon sa tinatangkilik natin. Kung magkano yung income natin or magkano yung meron tayo, kung ayaw natin na gawin ni Lord yung blessing na ating tatanggapin, base din sa ibinigay natin. Di po ba? Parang yung illustration ni Pastor tungkol doon sa fita. Kalahati lang ang binigay niya doon sa namamalimos. Kalahati lang din yung sasakyan na kanyang nakuha. So, kung gusto po natin ng full measure of blessing, let us also give the full measure na hinihingi ng Diyos mula sa atin. Remember, hindi laging after si Lord sa pera. After si Lord sa obedience. Parang itong church natin, totoo kailangan itong church ng pera para mag-operate tayo. Pero hindi namin to itinuturo sa inyo kasi after kami sa pera ninyo. Kung ayaw nyo magbigay, wala kami magagawa. At hindi rin kami, mga pastor, natatakot na hindi kayo magbigay. Kasi hawak kami ni Lord. Eh mano, kung di kayo magbigay, hindi kayo bababayaan ni Lord. Gagamit at gagamit si Lord ng ibang tao para tugunan ang pangangailangan namin at nang gawain ito. Kaya lang nakakalungkot, you miss out on the blessing. Instead na kayo yung tumanggap ng pagpapala na dapat sana ninyong tanggapin because hinuhold back ninyo yung para sa Lord, ibang tao yung tumanggap. Kasi sila yung nagpagamit sa Panginoon. So, if you really believe God wants to bless you, you will be quite generous in giving to His work. Tama po ito, di po ba? Kung talagang gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, dapat generous po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. So, all of us are stewards. Ito po ang topic natin, di ba? Faithful stewardship. Hindi lamang ka basta steward o katiwala. Hindi ka lang basta katiwala. Dapat ikaw ay faithful steward. Tapat na katiwala. So ano ba ibig sabihin ng steward? Eh di katiwala. Ayoko na ibigay yung full meaning ng katiwala. Hahaba pa tayo. Eh alam nyo naman po yun. So ibig sabihin, kung katiwala ka,
we do not own what was entrusted to us. Tama po. Katiwala ka eh, hindi sa iyo yun. Ibig po sabihin, everything we have belongs to God. Ano-ano po ba yung bagay na meron tayo? Misa sasabihin nyo, mahirap lang ako. Wala naman ako ng mga bagay-bagay na yun. May buhay ka, di ba? So, katiwala ka ng buhay na meron ka. So, hindi ka walang-wala. Meron. Di po ba? So, katiwala ka pa rin ng buhay mo. What do you do with your life? Are you giving it to the Lord? Yun po yun eh. Faithful steward ka ba ng buhay mo? Baka naman, hindi mo iniingatan ang sarili mo. Pagharap natin sa Panginoon, pagbibigay sulit po natin yan. So, ano pa meron ka? Meron kang asawa, meron kang anak. Anong ginagawa mo sa kanila? Di po ba? Are you investing your time, your love, your service to them? Are you faithful to them as your family? Kasi kung hindi, hindi tayo nagiging good stewards. Tama po ba? So, nag-aaral ka ba? You are also a steward ng edukasyon na pinagkatiwala sa iyo. Kung hindi mo pagbubutihin yung pag-aaral mo, hindi ka nagiging good steward. Tama po ba? Kasi ang pag-aaral, minsan lang dadating. Minsan ka lang magiging grade 1, maliban na lang kung paulit-ulit kang bumabagsak. So, repeater ka palagi. Wala naman sigurong may gusto nun, di po ba? So, pagbutihin natin, kung may trabaho ka ba, o meron ka bang negosyo, meron kang kabuhayan, you are also a steward kung ano man yung ginagalawan mo, trabaho, o karir, o profesyon sa buhay. So, hindi po natin pag-aari ang lahat ng yan. Meron ka bang bahay? O iba, wala po akong bahay, nangungupahan ako. Pinagkatiwalaan ka pa rin na matitirhan. Porket ba hindi sa'yo yung bahay na tinitiran mo, umuupa ka lang, sasaloolain mo yung bahay. Wala kang pakialam po, nasisira na yung bahay, di naman akin to, aalis din naman ako dito. Di po ba? Kung mapagkakatiwalaan ka doon sa nirerentahan mong bahay, sooner or later, God will also bless you with your own. Tama po ba? So, establish natin ang truth na ito this morning. All of us are stewards. Katiwala lang tayo lahat. Hindi natin pag-aari lahat ng bagay na meron tayo, di po ba? Kahit na cellphone mo yan, galing pa rin yan kay Lord. What do you do with your cellphone na kaloob ni Lord? Di po ba? How do you give back to the Lord through the use of your cellphone? Lahat yan ipagbibigay sulit po natin. So Genesis 1:28, ito yung concept of stewardship eh. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea, in the sea, and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Okay, lipat tayo. Channel 2. Wala na palang channel 2, ano? Oh. Binless niya sila at sinabi sa kanila, "Magkaroon kayo ng maraming anak. Punuin niyo ang mundo at kayo ang mamahala dito. Kayo ang magiging in charge sa mga isda, ibon, at lahat ng hayop." So, ito po yung concept of stewardship. Pagkatapos likhain ng Diyos, si Eva at si Adan, binigyan sila ng assignment. Kayo ang mamamahala ng lahat ng bagay na nilikha ko. Remember, tao ang pinakahuling nilikha. Bago pa ilikhain ng Diyos ang tao, kinreate na ni Lord lahat ng kakailanganin natin. Tama po ba? May hayop, may tubig, may liwanag, may araw. Lahat na pwede natin kailanganin, nandoon na. Ang kailangan natin, maging good stewards, pamahalaan. So, yun yung pinagmula ng stewardship ng bawat isa po sa atin. Asya nga po pala, lahat ng scripture that will be quoted this morning, if it is in English, it comes from the New International Version. At kung Tagalog naman po, hindi ako gumamit ng MBB ngayon. Ginamit ko ang Bible. Kaya kung mapapansin niyo Taglish, hindi ko yan ginawa ha. Hindi ko yan own words, ang Bible. Kasi marami na rin kabataan dito, di po ba? So, mas madali sa kanilang intindihin. Kasi nung binabasa ko ang Bible doon sa dalawang anak ko, mas nuggets po nila yung sinasabi ng salita ng Lord. Yan. Two kinds of treasures po tayo. Ano ba yun? Una, merong tinatawag na earthly treasures. So lahat ng nakikita ninyong bagay sa mundong ito, earthly treasure po yan. Sing-sing, pulseras, relo, damit, bahay, sasakyan, lupa, ano pa po, building, ayan, mga gadgets. Lahat po, salamin, lahat yan, earthly treasures. Ginagamit lamang natin sa mundong ito. Pero meron ding heavenly treasures. Hindi natin madadala lahat ng ito doon. Pero itong heavenly treasures, ang tinatawag na true riches. Tunay po na kayamanan to kasi hindi ito mawawala. Hindi masisira. Hindi pwedeng nakawin. At ito lang ang may eternal value kasi mawala man lahat ng bagay dito. Kung meron tayong inipon,
the heavenly treasures, ito po ang ihaharap natin sa Panginoon on the judgment day. Yan. Luke 16:10 to 12. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you your own property? O, ang Bible tayo. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? This is what I've been telling you earlier, di po ba? Yung mga bagay na temporarily nasa sa atin, kung hindi tayo good steward, sooner or later, wala na rin, di po ba? Wala tayong mapapala kasi why would God entrust to a person mga mas magaganda pang mga blessing, mas malalaking blessing, eto ngang maliit, hindi siya naging mabuting katiwala. Di po ba? Kailangan na ipapasa natin ang test level by level, just like isang mag-aaral. Dapat nag-a-advance siya from grade 1, tumataas ang kanya kaalaman, nagiging grade 2, nagiging grade 3. Ganon din po ang ating stewardship sa Lord. Dapat napagkatiwalaan ka ng oras. Anong ginagawa mo? Kung ipinagagamit mo kay Lord ang oras mo, di level 2 na tayo, di po ba? Tumataas. So, ganun din sa finances natin. Kung noon, hirap na hirap tayong magbigay sa Panginoon, dapat as we go along with our faith in the Lord, at habang itinuturo yung mga ganitong bagay, hindi na mahirap sa atin. Basic na lang. Chicken, di po ba? Sisiw na lang magbigay sa Panginoon. Hindi kalugihan. Kasi meron pong iba, kahit matagal ng Kristiyano, hirap pa rin magbigay . Kasi ang pakiramdam nila, mawawalan. Pagka ibinigay mo, wala ka na. Totoo naman yun, in the natural, but not in the heavenly principle. So, 40s, God entrusted to us. Apat na letter T na pinagkatiwala ng Lord sa atin. Ano po ba yun? Una, time. Tama po yun. Lahat naman tayo may oras. At pantay-pantay ang pinagkaloob ni Lord na oras sa atin. Amen? Lahat po tayo may 24 hours every day. So, ipinagkatiwala tayo ng time. What do we do with our time? Talent. Noon, alam niyo po ba, kasi dahil introvert ako na tao, masyado ko mahiyain. Hindi na halata ngayon. Pero nung bata ako talaga, iiwanan mo ako dyan sa isang sulok. Kahit 10 oras ka mawala, nandyan lang ako. Hindi ako nagsasalita. Ganyan. Para akong tanga, di ba? Kaya ganyan ba kayo? So, masyado akong mahiyain, masyado akong insecure, ayoko napapansin, ayoko natatawag, ayoko magre-recite. Kahit alam ko yung sagot, sasabihin ko sa teacher, di ko po alam. Parang tanga lang, di ba? Sayang, wala akong pakialam kahit mag-suffer ang grades ko orally, pero hindi ako sasagot. Magaling ako sa written, nag-e-excel ako, kaya di ako bumabagsak. Nahahatak yung grade ko sa written works. Pero yung mga magpa-participate ka sa school plays, ayaw ko yun. Gusto ko, kung may school place, huwag akong bida. Minsan ginawa akong bida . Kasi second year, nag-aral ako sa St. Mary's. So, mga RVM sisters, ganyan. So, pagdating ng second year, kasi napansin nila, nagliligawan yung mga high school. Para maiwasan, pinaghiwalay ng mga sisters, ang mga girls at boys. So, all girls kami sa section. Gaganap kami ng isang parang play, parang skit, drama. Wala kaming lalaki. Ako daw yung lalaki. Yan. Ako yung boyfriend na makakabuntis. Ayoko. Sabi ko, ayoko. Pwede ba ako na lang yung sa sound effect? Yung parang, magsusuntok ka, bagbaging gano'n. Yung magtataktak mo na rin, tumatakbo yung kabayo. Gusto ko yung gano'n ng role ko. Yung nasa likod din yung ako nakikita. Hindi ko akalain ganito pala gagawin ng Diyos sa buhay ko. Halata pa ba? Ayoko na yung taga-tok-tok-tok. Mahirap yun . Sa likuran. Hangawit sa likod. Di na kaya ng powers ko ngayon. Pero meron pala akong talent, hindi ko nadidiscover kasi ayaw ko paggamit. Tama po ba? Kaya ko naman palang makipagsabayan sa kanila. Kaya ko naman palang mag-recite. Kaya ko palang mag-excel. Pagdating ko ng college, unti-unti na ako lumalabas sa aking shell. Yan. So, hindi ko alam na nung college kami, dapat pala, hindi ka matik magiging Dean's Lister unless you apply. So, basta yung grades mo, pasok sa pagiging Dean's Lister, ia-apply mo pala. Akala ko matik, parang nung high school lang ako, basta yung grade mo mataas,
automatic na first, second, third honor, fourth honor, whatever. Ganon. Di pala ganon. Hindi ko alam. Sayang pala. Sana pala mula first year hanggang fourth year, Dean's Lister ako. Nalaman ko lang, senior na ako eh. Kumbaga, fourth year college na ako. Tsaka lang ako naging Dean's Lister. Pero, ay, hindi ko sinasabi para iyabang. Kundi, ibig ko pong sabihin, na-discover ko ngayon, meron pala akong talent, may mga kakayanan, may talino palang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Bakit ko itatago? Bakit yung tinatago? Di po ba? Ano ba yung meron kayo ngayon? Pinagagamit nyo ba kay Lord? Yan. Remember, steward lang kayo, hindi sa inyo yung talents na yan. Sisingilin tayo ng Lord kung anong ginawa natin sa mga talento natin. And number three, temple. Ang temple, walang iba kundi ang ating physical na katawan because our bodies, temple ng Holy Spirit. So what do you do with the temple? Di po ba? Inaalaga ako mabuti. Ate, pinagaganda ko nga eh. Lagi ako nasa salon, lagi ako nagpapabatak, lagi ako nagpapabawas, nagpapadagdag. Di salamat sa Diyos kung may budget ka para dyan. Pero higit dun sa pagpapaganda kasi earthly treasure yung katawan natin eh. Di po ba? So how do we take care of our bodies? And how do we make it of use to the kingdom of the Lord? Baka mami, mas gusto natin nagpapahinga kaysa a-attend tayo ng church. Hindi po ba? So ako, I have all the reasons not to be here. Yung last month ba yun? Mars, Lisa, yung nag-celebrate siya ng birthday niya. Wala nga ako noon kasi may period ako at hirap ako talagang kumilos. Same thing, bakit naman ngayon pa? Hindi po ba? Ngayong birthday ko pa siya dumalaw. Pero pwedeng wala ako dito eh. Isa pa, yung wifi namin sa bahay, wala kaming PLDT, may problema, nagme-message yung PLDT, 3 days pa daw. How can I prepare this? Kailangan ko ng internet. Yung paggawa nito, kailangan ko kumuha ng mga images from the internet. O di, tiyaga, data. Lahat may kaparaanan ko talagang gugustuhin po natin. Naisip ko para kay Lord naman to eh. Di po ba, hindi sapat na nagbibigay lang ako. Dapat buhay ko mismo pinagagamit ko kay Lord. And number four, treasures. Treasures, hindi na maibig sabihin niya, kung hindi ka mayaman, wala kang treasure. Lahat po tayo meron. Kahit siguro piso meron ka sa bahay mo. Di po ba, treasure pa din po yun. So, pinagkatiwala din sa iyo ni Lord lahat ng bagay po na yan. So, what do you do with it? Yan. 1 Peter 4:10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sa Filipino, ang Bible. Bawat isa sa inyo, gamitin niyo mabuti ang iba't ibang gifts na binigay sa inyo ng Diyos at gamitin niyo ang mga gifts na yan para sa ikabubuti ng kapwa ninyo. Diba? Dali na pong intindihin, hindi ko na kailangang i-elaborate. So, gamitin daw po natin yung 40s. Na meron tayo, our time, our talents, our temple, our treasures, para sa paggawa ng mabuti, para sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan po natin, merong tinatawag na 3 economic status, mga estado sa buhay. Remember nung elementary po tayo, merong tinuro sa atin sa, saan na nga ba yun? Sibika at kultura ba? O araling panlipunan na yata ang tawag ngayon? Yung tatlong uri ng mamamayan ba sa isang barangay, di po ba? Whatever. Hindi ko na masyado matandaan. Ano ba yon, di ba? Yung alipin, yung timawa, tsaka yung mga maharlika. Parang ganito lang po yan. Ano po ba yon? Tatlong S. Salat, sapat, at sagana. Very self-explanatory. Saan ka dyan? Alam ko kung saan mo gusto. Sa number 3, wish mo lang. Di ba? Pero yung totoo, nasaan po tayo? Nasa salat ba tayo? Yung bang kulang palagi? Nako, wala nang bigas. Pupunta ka muna kay tindahan, pwede po ba pautang muna? Salat, wala kang pambili. Pero pagka lumevel up ka na, sapat na, di ba? Ah, wala nang bigas. Oh, kuha sa wallet. Anak, bumili ka ng 3 kilong bigas sa tindahan. Yun, sapat, meron ka na ng pambili ng mga pangangailangan. Pero pag sagana, you have more than enough. Tama po ba? May sobra ka pa, may naiipon ka pa, may investment ka pa. Wish nyo lang, di ba? Sana ganun tayong lahat. Pero yun ang will ng Lord. Alam po ba natin yun? John 10:10b, I have come that they may have life and have it to the full. Ang Bible tayo, dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat.
yung buhay na masagana. Hindi sinabi yung buhay na salat. Hindi rin kalooban ni Lord. Hindi siya nagpakahirap. Diyos siya. Makapangyarihan sa lahat. He has everything. He has all the power in heaven, in earth, at sa kahit saan pang lupalop. Nasa sa kanya. Bababa siya rito. Magpapakahirap siya. Magkakatawang tao siya. Ipapanganak siya. Diba? Aalipustahin siya. Mamamatay siya para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Sinong tao in their right mind would do that? Only the Lord, because of His great love for us. Kaya lang, isa sa mga reasons why the Lord Jesus Christ came on this earth is to give us life and the abundance of it. Abundant life ang gusto niya. Hindi naman nagpakahirap si Lord para ang ipagkaloob lang sa atin, yung sapat lang. Yung bukas, hindi mo alam kung paano na. Hindi po ba? So, masaganang buhay. So, ngayon may papanoorin po tayo. It is a very short video clip. Siguro mga 2-3 minutes lamang po ito. Para lang mas manamnam natin, mas maintindihan natin, just to give us a short overview ng atin pong pinag-aaralan. Ikumpara natin dito sa baso ng tubig ang ating pananalapi. Bawat isa sa atin ay makakaranas ng iba't ibang problema patungkol sa ating mga pinansyal. Ang iba sa atin ay nakakaranas na magipit at halos malunod na sa kaliwat ka ng utang. Ang iba naman ay sakto lang para makaraos sa araw-araw. At may iilan din na kahit papaano'y nakakapag-ipon kahit paunti-unti. Pero kadalasan ay hinahayaan nating diktahan ng ating pananalapi ang ating pagbibigay. Nakakapagbigay lang tayo ng ikapu kapag marami tayong sobrang pera. At di na nakakapagbigay kapag gipitan na. Ang aklat ng kawikaan ay nagbibigay sa atin ng matinding kaliwanagan patungkol sa ating pagbibigay. Sinasabi sa kawikaan, 11:24 na ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Madami sa atin ay nahihirapang maniwala sa kasulatang ito kapag nababasa natin ang salitang ito. Kasi naman, kapag kinimkim natin ang mga pera natin, di may ibabayad pa tayo sa mga bayarin natin. Pero iba ang sinasabi sa Biblia. Kung tutuusin pa nga ay sinasabi sa kasulatan na kung tayo ay magbibigay ng may kasiyahan at walang pagdaramot at di kinikimkim ang ating pera, ay naroon ang pagpapalang ating makakamit. Sa pagkakaloob natin ay magkakaroon pa tayo ng marami. At kapag sinasarili natin ang ating salapi ay lalo tayong mawawalan. Nakakalito. Pero kung tutuusin ay napakaganda rin isipin. Naniniwala ka ba sa mga pangakong ito? Naniniwala ka ba na higit na pinagpapala ng Diyos ang mga taong nagkakaloob sa kahit anong kalagayan sa buhay? Isa ito sa mga bagay na sinasabi ng Diyos na siya ay subukin. At merong ilan na talagang sinubok ang Diyos. Sinusubok natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa tuwing tayo ay napapalayo sa Kanya kagaya ng alibugang anak na nakikita natin ang pagtanggap sa atin ng Diyos ng taos puso. At kadalasan ay talagang nasusubok natin ang Kanyang kahabagan sa tuwing paulit-ulit natin ginagawa ang ating mga kasalanan. Na makita natin na siya ay hindi madaling magalit. Kaya bakit di natin subukin ang kanyang kagandahang loob nang maranasan natin ang kanyang masaganang pagpapala? Amen. So subukin daw natin si Lord, di ba? Ito yung message na nagrema sa akin nung first Sunday, nagturo si Pastor Eric about heavenly perspective on wealth. Yan. So, maraming Kristiyano, tippers lang, hindi tithers. Yan. Kahit minsan, ang tagal ng Kristiyano, dapat alam na nila yung katotohanan tungkol sa pagbibigay ng, sa Panginoon. Kaya lang, sadly, hindi pa rin nila ma-overcome yung fear nila o yung doubt nila sa sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. So sa church, nagtitip lang naman tayo eh. We do not give our tithes. Pero, sino ba makikinabang nun? Si Lord ba? God doesn't need our money. Tama po ba? Kasi, Diyos siya eh. Siya naman may-ari ng lahat. He can provide whatever He needs. At alam ko, wala naman pangangailangan si Lord except pagmamahal ng bawat isa sa atin, tipo ba? So, hindi ni Lord kailangan yan. Pero gusto ni Lord makita yung love natin sa Kanya that results from our obedience. Totoo bang mahal ako nito? Napakadaling sabihin, I love you, Lord, kahit awitin pa natin buong umaga na mahal natin siya. Pero paano natin mapapatunayan na mahal natin siya pag sinusunod natin ang kanyang mga kautusan? So, I hope hindi tayo mapabilang doon sa percentage ng mga Christians na tippers lang, hindi tithers. Di pa pagka kumain ka sa isang restaurant,
Ako noon kasi basta kumain ako sa restaurant, bayad, ganyan, tapos uwi. Pero nung unti-unti ko nakita yung prinsipyo na hindi lang naman pala ako dapat sa church nagiging mapagbigay. So I also give a tip para doon sa mga nag-serve. Titingnan ko muna yung resibo ko. Ganyan. Pag tinignan ko, titingnan ko, may service charge ba to? Kasi pag may service charge, ibig sabihin, meron na silang kinuhang certain amount from you na mapupunta doon sa mga waiter, doon sa mga staff, sa mga crew nung restaurant na yon. Ngayon, kapag meron ng service charge, minsan maliit na lang binibigay ko. Pero kapag walang service charge, ginagawa ko kasi may anak akong PWD, di ba? Ginagamitan, pagkasama si Gabe, ginagamitan namin ng PWD ID. So, naka-discount kami from Gabe. Tapos, ibabalik ko rin naman yon sa kanila. O, hindi naman na sa government na punta, doon sa mga nagtatrabaho na po, di ba? So, dapat talaga, pagka sa restaurant kasi nag-tip ka, pag titingnan mo, minsan yung tip mo, mas maliit kaysa doon sa VAT. Di po ba? Kasi mga kinakain natin sa restaurant, meron pang tax yan. So, saan mapupunta yung tax sa gobyerno? Pwede ba mo sabihin sa restaurant, ayokong bayaran tong VAT? Ito lang yung halaga nung kinain ko eh. 150 lang, bakit may patong? Hindi ko babayaran yung patong? Di pwede. Obligadong bayaran ka. Bakit kay Lord ayaw nating ibigay yung obligasyon na hinihingi niya sa atin? Di po ba? Eh, para sa kanya naman yun. Sa gobyerno nga, pag magbayad ka, wala ka man masyadong pakinabang. Pero lang yung mga infrastructures na na-enjoy ng bawat isa sa atin. Pero kay Lord, na-enjoy natin yung buhay natin, enjoy natin yung protection niya, na-enjoy natin yung maayos yung pamilya natin. Lahat yung blessings that come from the Lord. May trabaho tayo, may pinagkukunan tayo ng source. Tapos ayaw nating ibigay yung para sa kanya. Hindi naman hinihingi ni Lord lahat. Paano pa pag hiningi niyan lahat? Mas mahirap na. Diba? Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. O Tagalog, para mas madali niyo maintindihan. Dalin ninyo ng buong-buo sa temple ang mga tithes nyo para magkaroon ng pagkain sa temple ko. Ako si Lord na makapangyarihan sa lahat. Subukan niyo ako. Gawin niyo ito at bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang umaapaw na blessings. Gusto niyo ba 'yon? Umaapaw na blessings. Ibig sabihin, kung yung wallet mo ang capacity eh hanggang 10,000 lang na bill, sobrang dami ng blessing ni Lord. Halos masira yung pitaka mo sa laman niya. Di ba maganda 'yon? Pero tandaan po natin, hindi tayo pagkakalooban ni Lord ng umaapaw na blessing para lang enjoy natin sa pleasures natin. Bili ka ng bagong ganito, bili ka ng bagong ganyan. Dapat muna ibinibigay natin yung para sa Kanya. Tsaka ngayon mag-enjoy. Kasi gusto naman din ni Lord, maging masaya tayo, maging komportable ang ating buhay. So, when we give according to God's principles, eto na tayo papasok sa topic natin. Pag nagbibigay tayo ayon sa prinsipyo, hindi ayon sa kaalaman natin, ano po, hindi ayon sa natutunan lang natin sa lolo natin, sa tatay at nanay natin. Kung ang ibinibigay natin kay Lord ayon sa prinsipyo ng kaharian niya, yung tinuturo ng salita niya, hindi lang din yung sinabi ko. Kaya kaano man yung sinasabi ko sa inyo, i-research ninyo sa bahay. Balikan ninyo to sa Facebook page natin. Pakinggan nyo po ulit at saliksikin nyo on your own para po may sariling revelasyon si Lord sa buhay ninyo. When you give according to God's principles, may tatlong blessing na ipinagkakalob siya. Actually, ang daming blessing na ibibigay ni Lord kapag ginagawa po natin ang pagiging mabuting katiwala. Pero dun po sa book ni Pastor, they just narrowed it down to 3 para madali lang din nating matandaan. Yan, 3 blessings God gives to faithful stewards. Unang-una, yan, you will have greater joy. Marami pong tao sa mundong ito, kahit mayayaman, kahit na meron na sila lahat ng bagay na kailangan sila, hindi sila masaya. Hindi po ba? Hindi nabibili ang joy. It is a gift from the Lord. So when God gives you joy, it is unexplainable na kahit may pinagdaraanan ka, masaya ka. Hindi mo maipaliwanag kung bakit. Pero may kakontentuhan sa puso mo. It is a gift from the Lord. So when we are faithful stewards in the kingdom of the Lord, we will experience great joy. So Acts 20:35,
In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Yan. Pinakita ko sa inyo kung paanong sa ganitong pagsisikap ay dapat nating tulungan ang mga mahihina. Tandaan nyo ang mga sinabi ng Panginoong Jesus, mas blessed ang magbigay kesa tumanggap. Kaya ka mas blessed, you have that joy na kapag nagbigay ka, mag-thank you man siya o hindi, masaya ka eh. Kasi naibigay mo. Di po ba? Na kahit na ma-appreciate niya o hindi, syempre mas masaya ka kung na-appreciate, pero kahit hindi, you give out of the abundance of your heart, yung kabutihang loob mo, kaya ka nagbibigay. So tingnan po natin, merong dalawang perspective about this. Earthly perspective, ano po yun? Ang sabi ng mundong ito, the more you have, the more blessed you are, the happier you will be. Totoo naman po, marami makikita natin sa paligid natin. Mas maraming bagay na meron ka, mas blessed ka daw. Pag marami kang bagay na meron sa buhay mo. At mas magiging masaya ka. Kaya nga po, hindi nyo ba napapansin pag mag-browse kayo ng Facebook, ng Reels, flex ng ganito, fe-flex yung ganyan, di ba? Fe-flex mo yung bagong paretoke mong mukha, reflex mo yung bago mong bag, bago kung ano-ano pong mga bagay. Kasi parang mas blessed ka pag meron ka ng mga bagay po na yun. Pero iba naman ang sinasabi ng kaharian ng Panginoon. The more you give, the more blessed you are. The happier you will be. Ito po, totoo ito sa buhay ko eh. The more na nagbibigay ka, mas pinagpapala ka ng Lord eh. Kasi ang earthly perspective, pag nagbigay ka, nagkaloob ka, either magkaloob ka sa church o magkaloob ka sa kahit sino man tao, kung meron akong 500 pesos at ibinigay ko sa church yung 100 pesos, nawalan ako ng 100, di ba? Hindi nabuo yung 500, bawas na. Yun yung earthly perspective. Ano man ang nilabas mo, mawawala na sa'yo. Pero ang heavenly perspective, the more na nagkakaloob ka, lalo na kung yung pagkakaloob mo, may tama kang puso, yung tama kang motive, yung inaayon sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos, yung klase ng pagbibigay mo, mas mapagpapala ka eh. Bakit po? Because ayaw ni Lord may utang sa atin. Para hindi natin ipamumukha sa Kanya, Lord, nagbigay ako ng ganyan, 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 tapos ganito, 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 ganito. Hindi. So kung ikaw, kung ano man yung bagay na meron ka, pinapala mo palabas, sino mas malaki, ikaw o si Lord? Mas malaki ang Diyos, di ba? So, yung pala ni Lord, mas maliit o mas malaki? Apakapangit naman kung ganito kalaki si Lord, pala niya ganun. Asan ba yung pala ko? Bibigyan ko nga si Rodelia Rodel. Oh, hindi. Mas malaki pala ni Lord. So kung itong ginahit mong pala, pag binalik sa ilo, mas malaki. Mas marami yung bumabalik. Kaya hindi mo napapansin, parang di ka nawawalan. Di po ba? Hindi ko alam kung na-experience nyo yan. Pero kung na-experience ko yan, and how I wish, and how I pray, kung ano yung nararanasan ko, maranasan ng bawat isa. At higit pa yan ang prayer ko. Hindi ko kasi desire na mas higit ako sa inyo eh. Mas, di ba, ang magulang, mas masaya ka. Bawa, sinabi, ay, ang ganda mo naman, sister. Tapos sasabihin, bawa, yung anak kong babae, si Alicia, ang pangit ng anak mo, no? Parang hindi mukha-mukha. O, sakit naman nun, di ba? Mas gusto mong marinig, ang ganda ng anak mo, mas maganda sa'yo yung anak mo, okay lang. Gusto ko nga yan, ibig sabihin, mas maganda yung bunga ko. Di ba? So, ewan ko kung paano kayo mag-isip, ano? Baka gusto nyo mas maganda kayo, mas gwapo kayo sa mga anak nyo. Pero ako, gusto ko higit yung anak ko. Kung ako, merong ipon, gusto ko balang araw yung anak ko higit pa. Kung ako may sariling bahay ngayon, gusto ko yung mga anak ko balang araw higit pa. Di po ba? So, ganyan din ang Lord sa atin. Maging ako, gusto ko kayo, gagala ka namin ni Pastor Eric na makita na umuunlad kayo sa buhay. Yung alam namin na dati, ito lang. Tapos ngayon, ganyan. Sino bang hindi matutuha? Di po ba? Nasubaybayan namin kayo eh. At unti-unti kayong pinagpapala ng Panginoon. So, if you think having more money would make you happier, you are trusting in riches. Nagtitiwala ka sa mga earthly treasures. Kung sa palagay mo, mas marami kang meron, mas marami kang tinatabi, kinakamal, kinakamkam, eh, mas magiging masaya ka. Hindi po totoo yan. Maghanap kayo ng mayayamang mga tao, interviewin nyo sila. Lalo na yung mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Tanungin nyo kung talagang masaya sila sa buhay. Kung ano yung problema ninyo, problema rin nila eh. Ang problema lang, yung halaga ng pinuproblema.
Di ba? Hindi porket mayayaman yun, walang problema sa pera. Nangangailangan din ng pera. Mas malaki nga lang, milyones. Hindi na carry ng powers mo. Die. Bilyones ang problema nila kung paano ko, ito kailangan kong pondohan. Yan. Baka kayo, problema niya lang, isang kilong bigas. Di ba? Sa ngayon. Di ba? Ayaw niya ba balang araw, bilyones, trilyones ang problema niyo? Ay maging mabuting katiwala ka muna sa isang kilong bigas bago ipagkaloob ni Lord yung mas marami. So, we are created for heaven. Nilikha tayo ng Diyos. Hindi para maging citizen lang. Wala naman sigurong immortal dito. Meron ba? Hindi nyo naman aaminin kung vampira kayo. So, wala naman po. Lahat tayo may expiration date sa mundo. So, sooner or later, mawawala tayo. Kaya tayo hindi masaya palagi. Kaya parang, lalo na kung wala tayo kay Lord, laging may kulang. Diba? Parang, ano ba? Meron naman ako ng mga bagay na to. Meron naman ako maayos na pamilya. Bakit parang may kulang? Si Lord ang naglalagay ng kulang. Kasi ang kulang, yung kaharian niya. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos para dito. Nilikha tayo ng Diyos para makasama niya tayo in eternity. So dapat hindi tayo, yung ibang mga tao kasi ginagawa ng langit ang buhay nila sa lupa. Kompleto na para wala na silang kakailanganin pa. O edi maiwang ka dito. Mas masarap sa piling ni Lord, hindi po ba? So tandaan natin, money will not solve all of our problems. Number two, ano pa ikalawang blessing? You will experience greater closeness to God. Mas mapapalapit tayo kay Lord. 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yan. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo. Depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob. So pag nagkakaloob tayo, sige na nga, sinabi kasi nung babae eh, magbigay daw. Sige, bibigay ko na mamaya, bibigay niyo nga. Pero sama naman ang loob niyo. So hindi rin nalulugod si Lord. Yan. Hindi tayo dapat napipilitan lang. Kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. So ibig sabihin, kung love ni Lord yung taong masaya pag nagbibigay, mas nagiging close tayo kay Lord, di ba? Kasi mas lalo niya tayong minamahal. Remember, when we were yet sinners, makasalanan pa tayo, Christ died for us. Namatay na siya para sa atin. Ibig sabihin, mahal niya tayo kahit nung makasalanan pa tayo. How much more now na sumusunod tayo kay Lord? How much more now na cheerful givers tayo? Hindi ba tayo lalong mamahalin ng Diyos? At pag mahal ng Diyos ang isang tao, pababayaan niya ba? Yun nga, hindi niya naman talagang mahal, mga kaaway niya eh. Hindi niya naman talaga lubusang pinabayaan. Di ba, si Satanas, nung siya ay si Lucifer pa, kasakasama ng Diyos sa langit, naglilingkod sa Panginoon. Pero nung nagrebelde laban sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang authority, anong ginawa ni Lord? Itinapon niya sa lupa. Hindi naman niya pinatay eh. Kung ako si Lord, deads na yun. Ba't ko papahihirapan ang sarili ko? Araw-araw itotorment ako ng jablong to. Di ba araw-araw, hoy, Diyos ka, no? Tingnan mo tong anak mo, nagkasala na naman. Sinasabi ko na sa'yo eh, niligtas-ligtas mo pa. Araw-araw gaganunin ako ng jablo. Diyos ko, yung basher ko nga, inis na inis ako eh. Di ba? Pero ito araw-araw ko gaganun. Papatayin ko tong jablo to, makapangyarihan naman ako eh. Pero hindi ginawa ni Lord. Hindi po ba? So, tayo pa kaya na nagsuko ng ating buhay sa Panginoon? Hindi ba niya tayo mamahalin? At nagsusumikap ka sa kabila ng mga kahinaan mo, sa kabila ng may times na dadapa ka, may times nagkakamali ka, nagkukulang ka, pero nagsusumikap ka bumangon ulit. Hindi pa tayo mamahalin ni Lord? Hindi po ba? So, mapapalapit tayo sa Panginoon. In Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay. So ano po ibig sabihin po nun? Kapag ka yung mga bagay na meron tayo na tinatangkilik natin, trabaho ba yan, anak mo ba yan, asawa mo ba yan, ipon mo ba yan, investments mo ba yan, mga real estate properties, alahas mo ba yan, o mga cellphone mo yan, gadgets mo yan, mga gamit mo sa bahay. Kung mas mahalaga yun sa atin kesa sa Panginoon, yun ang nagiging master natin. Kasi sa verse 24 nitong Matthew 6, pagka binasa po natin, no one can serve two masters at a time. Tama naman po, mahirap maglingkod sa dalawang
pinuno, di po ba? Minuno ba tawag doon? Oh, mahirap maglingkod. Either mas mamahalin niya yung isa, kamumuhian niya yung isa, o mas mamahalin niya yung isa kaysa doseta, magkakaroon ka ng favoritism. Hindi mo maibibigay yung all, yung very best. May mas papaboran ka. So ganun din, hindi tayo pwedeng maglingkod kay Lord tapos doon sa mga bagay na tinatangkilik natin. So, have things come between you and God? Tanong ko po sa inyo sa umagang ito. Sagutin nyo yan sa puso ninyo. Meron ka na ba ang taglay-taglay na mga bagay sa buhay mo o tao sa buhay mo na naging kaagaw ni Lord? Mas mahal mo yung labada mo kaya ayaw mo umattend ng Sunday kasi maglalaba ka. Lalo na ngayon. Diba? Baka hindi matuyo. Bukas may pasok yung anak mo. You cannot serve two masters at a time. Mas mahal mo yung labada mo kaysa kay Lord. O sige, paglalabahin ka ni Lord all the days of your life. Gusto mo? Ayoko kaya. Di po ba? So, yun po yun eh. What is there in your life that can easily become an idol? Dapat ma-identify nyo po yan. Dapat alam nating makita, ma-discover na kung hindi natin alam, feeling niyo wala namang kayong idol sa buhay nyo. Ask na Lord, wala namang masama Lord. Sa palagay mo ba, meron pa rin bang umaagaw sa akin sa pagmamahal ko at pagsunod ko sa inyo? Reveal to me, Holy Spirit. Kasi when the Holy Spirit revealed it to you, at pag inaksyonan mo, ikaw naman ang unang-unang makikinabang, hindi si Lord. Kasi ang pagpapala, ikaw ang makakaranas. So, sabi po dyan, we should use things and serve people. Gamitin natin kung anong mga bagay na meron tayo. Yung 40s natin, time, talent, temple, and treasures. Gamitin natin yun to serve people. Kaya lang, ang masaklap, we use people and serve things. Ginagamit natin ang tao para makuha natin yung mga bagay na gusto natin sa buhay. So, ang panghuli po na blessing na maaari nating maranasan, you will have more than you need. Wow, gusto nating lahat yan, di ba? Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Dalhin ninyo ng buong-buo sa templo ang mga tithes nyo para magkaroon ng pagkain sa temple ko. Ako si Lord na makapangyarihan sa lahat. Subukan nyo ako, gawin nyo ito at bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang umaapaw na blessings. Umaapaw, ibig sabihin, hindi lang itutugunin ni Lord yung need mo. Ano ba ang mga basic needs natin? Baka naman kasi kala mo yung cellphone, need mo yun. Diba? Mahalagang tool yun sa panahon ngayon, pero hindi mo talaga yan kailangan para ka mabuhay. Pwede ka mabuhay kahit wala kang cellphone. So kung ano man ang needs natin, pangako ng Diyos yun, tutugunin niya. Diba? Kaya lang, pagka binigay natin yung para sa Kanya, higit pa sa needs ang ibibigay niya. Kasi ang gusto ni Lord, maging agents tayo of blessing sa ibang mga tao. Di po ba? Kasi marami ring tao nangangailangan sa mundong ito. Yung nagiging pagpapala, hindi ikaw pa yung nangangailangan. Ikaw pa yung hihingi ng tulong. Mas maganda, ikaw na yung tinutulungan. Tama po ba? So, sa buong pag-aaral po natin na to, ang talagang theme natin ay ito. Yan. 2 Corinthians 9:6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ito po yung key verse natin throughout this lesson. Dami ko nang sinabi, di ba? Pero ito po yung dapat nating tandaan. So, how you give affects how you will receive. Let that sink in your hearts this morning. Kung paano ka magbigay, yun ang magdedetermine kung paano ka rin tatanggap mula sa Panginoon. So, every seed is powerful. Sabi kasi, whoever, sino man ang magtanim ng kakaunti, aani rin ang kakaunti. So, lahat tayo ay, sabihin nyo, di ako farmer. Lahat tayo, spiritual farmers. Mga nagtatanim tayo sa kaharian ng Panginoon. Every seed is powerful. Bakit po makapangyarihan ang mga buto? Kayo na mga, hindi lang mga magsasaka, yung mga mahilig sa halaman, yung mga plantito at plantita. Alam niyo yung power ng buto. Di po ba? Kahit na maliit na buto yan, ba, buto ng mustasa, liit-liit. Liit-liit ng buto ng mustasa, pero pag itinanim mo yan, at pag tumubo yan, ganun lang ba kaliit yung kakainin mo?
Hindi, kasi ang daming dahon ng mustasa. Pwede kang umani ng isang bungkos, di ba? Isang tali ng mustasa sa isang buto lang. So may kapangyarihan yung seed. It's very powerful. If you will just realize how powerful a seed is, it has the potential to yield a harvest. Yung isang buto na yon. At bawat buto, iba-iba ang ni-yield na harvest. Siyempre, alam nga naman yung buto ng mustasa, mag-expect ka, ubas siya pag tumubo. So ang itutubo nun, mustasa din. So bawat seed na pwede nating itanim, pawalan mula sa ating mga kamay, iba't iba ang harvest na idinedetermine ni Lord na maaring bumalik sa atin. Diba? Napaka-powerful ng seed. Every seed pwedeng mag-yield ng 30-fold, 60-fold, 100-fold. Saan nyo gusto? Oh, 100-fold. Siyempre! Diba, pipili ka na rin lang yung madami na. Kaya lang iba sa inyo, wala. Kahit fold, wala. Diba? Eh kasi wala kayong tinanim. How can you expect a harvest if you have not planted a seed? Yan. The power of the seed will not be fully realized until it is planted. Hindi mo marirealize yung wonder, yung miracle, yung kagandahan ng buto na yun, malimang itanim mo. Yan. So, ako po, noong pandemic, nahilig akong magtanim. Wala naman kasing gagawin sa bahay. Isa pa, bawal lumabas. Tapos nakita ko na kahit pala may pambili ka, hindi ka basta-basta makakalabas. So wala kang kakainin. So maganda, magtanim nga ako ng mga first time. Actually, hindi naman first time. Yung mga nung elementary high school ako, nagtatanim sa school, di po ba? So may alam naman ako. Kaya lang, tagal-tagal ko hindi nagtanim. So nagtanim ako, sabi ko, hindi tumubo yung buto. Diba? Sabi nila, yung pecha, yung mustasa, parang mga 28, tama ba? 28 days lang. Ano na yun, may lalabas na, pwede mo nang i-harvest. Wala, Diyos ko, tatlong buwan. Ano ba klaseng, ano ba to? Bading batong, ay sorry, bawal na pala. Kumbaga parang, may problema ba? May problema ba yung buto? O baka ako yung may problema? Diba? So kaya ako hindi umani, baka hindi tama yung soil condition ng pinagtamnan ko. Baka hindi tama yung sun condition. Di po ba? Hindi tama yung paraan ng pagdidilig ko. Either na overwater ko yung buto o kulang naman siya sa dilig. Hindi ko alam. Kasi nga wala akong alam. Di po ba? Pero, nung time na ako naman ay nagtanim, may umusbong. Yung dulo pa lang nung dahon nakita ko, ang saya-saya ko na eh. Di ba? Parang, what? Tutubo siya. Ang ganda-ganda. Kahit hindi na nga ako umani, kahit hindi ko siya anihin, makita ko lang, oh, ang ganda-ganda niya. Diba? So, yun yung power ng seed. Eh di lalo na nung tumubo, lalo na nung nakain namin. Napakasarap kaya sa feeling, uy, tanim ko to. Kumain kayo. Yung mga anak ko, nasusukas ako, gulay. Masarap yan. Kainin mo. Tanim ko yan. Wala yung pesticide. Ayan. So, yun yung minsan, mali yung motive natin sa pagtatanim, sa pagbibigay kay Lord. Bibigay ko to kay Lord kasi gusto ko mabayaran lahat ng utang ko. Oops, doesn't work that way. So maaaring kaya hindi ka umani, mali yung motibo ng puso mo. Now, ako, I do this many times. Yung bang pagka nagsiseed ako sa Lord, except my tithes and offering, ha? Kasi given na yun, nabawa yung tithes ko, talagang para kay Lord yun eh. Pero yung magtatanim ako sacrificially or kung ano man, pledges, ganyan, naglalagay ako ng gusto kong harvest. Sinasabi ko kay Lord, Lord, eto po sacrificially. Just like nung panahon na magbe-birthday yung anak ko, magpa-first birthday siya, kaya lang, pinatatayo natin tong church. Nakaipon ako ng 25,000 para sa birthday ni Alicia. Eh, nung pinatatayo natin to, sabi ko, mas mahalaga yaman yung bahay sambahan kesa mag-birthday yung anak ko. Di po ba? Di ba, alin na kahit na siya yung wala sa kanila magkakapatid, di siya makapag-birthday, okay lang. Alam niyo po ba, itinanim ko yung naipon ko. Tapos nakapag-birthday naman si Alicia, di ba? Ninong at ninang nga yung ilan dyan. Huwag niyo kakalimutan sa Pasko, ha? Hindi, biro lang. Ibig ko po sabihin, di ba nakapag-birthday siya at higit sa 25,000 yung ginastos ni Isha nung nag-birthday siya. Second birthday na nga lang, pero natuloy pa rin. Pero doble pa rin yung ginastos namin nung birthday niya. Di ba may kapangyarihan yung seed? Sinabi ko kay Lord, Lord, bibigay ko to sa'yo, pero kung na pong bahala kay Isha, alam mo naman yung desire ko. So,
Itinupad ni Lord kung ano yung label do sa seed na sinabi ko. But not all the time. Pag sinabi mo, Lord, nagtatanim ako kasi gusto ko po na magkaroon kami ng bagong bahay. Sometimes it doesn't work that way. Ngayon, okay lang na humingi ka kay Lord pagka ikaw ay nagtanim. Pero pag hindi niya pinagkaloob, huwag naman sasama loob mo. Di po ba? Kasi siya ang Diyos na makapangyarihan. Alam niya kung anong best para sa atin. Pag hindi niya pinagkaloob, ibig sabihin, may mas maganda pang nakalaan. Baka hindi yun. Tama po ba? So, ganun po yun. So, may mga factors kung bakit wala tayong harvest. Pero ang gusto ko pong matandaan natin, makapangyarihan yung seed na itatanim ninyo. Hindi mo alam kung anong pwede mong anihin because of that. So, bakit ka matatakot? So, baka isipin ninyo, ay, may risk pala. Pwede palang hindi rin ako umane. Bakit pa ako magtatanim? Eh, bakit nga ba? Kasi, kaya po tayo magtatanim, sa buhay nga, you are willing to take risk eh. Di po ba? Niririsk ninyo na manligaw sa isang babae. Hindi mo alam kung sasagutin ka o hindi, pakakasalan ka o hindi. You're willing to take that risk na pumasok sa isang relationship, hindi mo alam kung sasaktan ka lang ba nito balang araw o hindi. Risky ha, risky ang relationship. Kahit pakikipagkaibigan, sino ba makakapagsabi kung hindi ka tatraidorin ng kaibigan mo balang araw? You are willing to take that risk. You are willing to take that risk. Pipiliin mo ang isang kurso. Sure ka ba na yung kursong pinili mo, magkakaroon ka ng trabaho balang araw? You are willing to take that risk. Sa negosyo, magtitinda ka ng sagot, gulaman, hindi mo alam kung magbo-boom. Pero willing ka pa rin mag-take ng risk. Di po ba? Bakit kay Lord ayaw nyo mag-risk? Eh may pangako si Lord. Subukan nyo ako. Di po ba? Test me in this. Si Lord ang nagsabi, hindi ako. O eh, pati nyo subukan. Ako, lagi ko sinusubukan. At tried and tested ko na si Lord. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko. So we should still give to the Lord. Maging mabuting katiwala pa rin tayo kahit na may risk. Kasi hindi tayo dapat after sa harvest. After tayo sa obedience. Yung masunod mo kung anong kalooban ng Diyos, yung sinasabi sa kanyang kautusan, pag nagawa mo yun, harvest will follow. Kasi nga mamahalin ka lalo ni Lord. Eh. Ba't ba hindi ka pagpapalain? Eh, ang bait-bait mong anak. Diba? Kahit sa mga sarili niyong anak. Ako wala akong paborito sa mga anak ko. Pantay-pantay sila. Kaya lang, there are times na mas napapaboran ko yung isa kasi nakikita ko yung kabaitan at pagsunod sa akin. Kesa yung isa na lagi akong sisimangutan. Alam niyo na kung sino yun. Diba? Mana kasi sa tatay. Joke. Yan. Pero ganun po. So, mas mamahalin tayo ng Lord. So, remember natin ang bagay na to, ha? Ayan. Three great truths about giving and receiving. May tatlong katotohanan tungkol sa pagbibigay. Number one, you set the standard for how much God will bless you financially. Ikaw pala, tayo pala ang nagsiset kung gaano karami yung tatanggapin natin mula sa Panginoon. So, you choose how much God will bless you. Number two, God's financial blessings do not start until you give first. Tayo pala mauuna. Ang lagay ba naman eh, si Lord na nga ang nauna eh. Nilikha tayo. Siya nauna. Nagkasala tayo, inabot tayo. Siya pa rin nauna. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo. In our place, para hindi tayo ang tumanggap ng parusa, makamit natin ang buhay na walang hanggan kung tatanggapin natin ang kanyang anak. Tama po ba? Siya na naman ang nauna. Nag-provide ng kaligtasan sa atin. Tapos gusto pa ba natin, pati sa blessing, i-bless mo muna ako, Lord, para makapagbigay ako sa church. Pag hindi mo ako bless, Lord, di ako magbibigay. Di ako magbigay. Sino ba lugi? Kami ba? Di ba? Yung mga officers ba? Yung mga workers ba? Lugi rito. Di pa napapansin, kahit hindi kayo nagbibigay, ang tataba nga ng mga workers natin. Di ba? Ang lulusog, kumakain, pinoprovide ng Lord ang pangangailangan nila. May allowance din yung mga yan. Di man kalakihan, pero at least may pamasahe sila from the church. Ginutom ba sila ng Diyos? Hindi. So, hindi nakasalalay sa inyo yung pagpapala na tatamahasain ng gawain ito. Pero nakasalalay sa iyo yung pagpapala na tatanggapin mo. Ganun lang naman kasimple yun. At tayo ang dapat mauna. You step out in faith. Kasi part of obedience natin sa Panginoon, ng pagmamahal natin kay Lord, dapat makita yung pananampalataya natin. Nagtitiwala ba tayo sa sinasabi niya? Anong sabi? Give and it will come back to you. Tama? Good measure, pressed down, shaken together, running over.
tatanggapin natin yung good measure, pressed down, shaken together, running over, mapapasa atin yun. Pero ano muna, si Lord ba magbibigay? Give, and it will be given to you. So tayo muna ang magbibigay, hindi si Lord. At panghuli, God always gives more than you do. Totoo yan, hindi natin kayang higitan ang pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi hindi tayo may-ari ng lahat ng bagay. Hindi rin tayo ang all-powerful, all-knowing. Di po ba? Si Lord lang. Kaya ano man ang ibinibigay natin sa Kanya, hihigitan at hihigitan ni Lord, lalo na kung tama ang ating puso. So sabi nga, di ba, He who gives seed to the sower and bread for food, sabi nung binasa natin kanina. So si Lord, nagbibigay siya sa atin, nagpo-provide siya ng seed para itanim at bread para ating makain. Ang problema natin bilang tao, yung seed, kinakain din natin. At yung bread for food, atin pa rin yun, lahat na lang sa atin. Ang nangyayari tuloy, nagkukulang tayo minsan sa food, yung basic needs natin. Kasi pati yung seed, kinain mo. Ibinigay sa'yo ng Lord yung seed na yon. His intention is for you to plant it. Itanim mo yon, ibigay mo yon sa kanyang kaharian. Kasi from that seed, mag-yield ng harvest. Meron ka na namang pagkain. Siyempre, halimbawa, di ba, yung inani mo. Halimbawa, nagtanim ka ng palay, tapos kabang bigas ang inani mo. Lahat ba yun kakainin mo? Tingnan ko lang kung hindi ka matepok sa isang buwan kung lahat yun lalaklakin mo. Lahat ng kanin na yun, only rice talaga yun na literal, di ba? Hindi mo yun lahat kakainin. Anong gagawin mo? Bebenta mo yung iba. Di po ba? Yung iba, dahil sobra-sobra siya, ipapamigay mo kay kapitbahay, kay kamag-anak, kay BFF, naambunan sila ng bigas. Tama po ba? Dahil itinanim mo yung seed. Eh kung kinain mo, wala kang harvest, ikaw ngayon si kapitbahay na bibigyan lang nung nagtanim. Mamili ka, bibigyan ka, o ikaw yung namumudmod ng bigas dahil itinatanim mo. Di po ba? So mabuting ibigay natin sa tama ang mga bagay na pinagkakaloob sa atin kaysa makuha sa atin sa mali o hindi natin gustong kaparaanan. Kasi ganito lang po yan eh. Lahat ng pera na meron kayo, lalabas at lalabas yan. Hindi ka naniniwala. Hindi, yung ipon ko mula pinanganak ako, nando doon na yun, hindi ko ginagalaw. Ganun ako kadisiplinado sa pera. Eh di wow, ikaw na, di ba? Di salamat kung meron ka talaga ipon na hindi mo nagagalaw. Di meron kang pagkukuhanan later on. Eh kaya lang, sooner or later, lalabas mo rin yun. Halimbawa, magpakasal ka. Ang gastos pala magpakasal ngayon, pambihira. Kalapate na lang pala ang afford. 500 yata, 1,000 kalapate. Ang mahal, milyones na magpakasal. Lalabas mo rin yung ipon mo. Pag nagkaanak ka, na cesarean pa yung asawa mo, na ICU pa yung baby mo, lalabas mo rin yun. Di po ba? Magmamatrikula yung anak mo, gusto pa magdoktor. Lalabas at lalabas yung pera mo. Pag may mga emergencies, lalabas yung pera mo. Pag may pangangaibiglang nasira yung sasakyan, kahit na iniipon mo sana yun, pang matrikula ng anak mo, dahil kailangan mo yung sasakyan, hindi ka makakapasok sa trabaho, pagkagawa mo yung sasakyan, nawalan ka. Tama po ba? So sooner or later, lahat ng meron ka, lalabas din. Mamili ka, lalabas mo yan sa tama o lalabas sa'yo ng masakit sa kalooban mo. Di bigay ko na lang, ibahala na si Lord sa lahat ng mga paglalabasan ko pa. Diba? Mas maganda po yung ganon. So, your level of giving determines your level of receiving. Truths kasi yan eh about giving and receiving. Magkarugtong palagi ang giving and receiving. Hindi po pwedeng one-sided. Hindi one-sided magmalang Diyos. Pag nagbibigay tayo, tatanggap tayo. Lagi po yan magkasama. Meron at meron ka tinatanggap. Minsan sabi mo, ba't nagbigay ako dun sa balik eskwela? Wala naman akong natanggap. Hindi ko alam paano ka nagbigay. Di po ba? Or baka naman parating pa lang. O baka naman ibinigay na sa'yo ng Lord, hindi lang kasi sa paraang ine-expect mo. Gusto mo rin kasi yung ibinigay mo na 10,000 pesos, babalik din sa'yo 10, 20, 30, 40, 50, 100,000 pesos. Eh hindi binigay ni Lord sa pera. Nung palang panahon na yun, may dadaan ng pagsubok na matindi yung anak mo. Mao-hospital pala at maag-aagaw buhay yung apo mo. Hindi pinahintulot ng Diyos. Yung pala yung return mo, hindi mo lang alam. Di po ba? Kaya huwag tayong nagre-reklamo kay Lord. Yun. So, saan tayo mas masaya? Marami kang seed o marami kang harvest? Huh?
harvest. Kasi pag umani ka, meron ka na naman mga seed from that. Meron ka pang harvest, meron ka pa makakain, meron ka pa maibebenta, meron ka pa uling buto. Eh kung masaya ka na sa seed mo, sige, dyan na sa'yo yung buto mo. O yan, ipon mo na 500,000 pesos, yan na lang ang sa'yo habang buhay. Eh pero kung mas masaya po tayo sa seed at pinawawala natin yan, di po ba? So, ako nga po, gaya nung kinuwento ni Pastor Eric, last week na nagturo siya, meron akong ipon. Actually, yung ipon ko na yun, ang tagal-tagal ko talaga inipon. Years, years ko po yun inipon. Tapos, nung first Sunday ng buwang ito, I give naman my tithes, I give naman my offering. Talagang hindi ko pinababayan kasi mula nung bata ako, yan na na-inculcate sa akin ng nanay ko. Hi, mother! Nanonood yung nanay ko. Yan. Yan na naituro niya sa akin, bata pa lang kami. Kaya kaming magkakapatid, hindi masakit sa amin magbigay sa gawain ng Diyos. Pupunta ako ng church noon, naka-envelope na yung pad paper ng bata. Naka-stapler, 5 piso lang naman. Eh paano, 50 pesos ba ako? Eh, di 5 piso tights ko. Yan, bibigay namin yan sa church. So, hindi mabigat. Pero, nung first Sunday, so ang topic natin ay heavenly perspective on wealth. Tapos, dalawa lang naman ang, dami sinabi ni Pastor, di ba? Daldal. Parang ako, mas madaldal. Yan. Pero ang ano lang doon, nagrema sa akin, test me in this. In-evaluate ko yung sarili ko, ano ba ngayon ang pinahahalagahan ko? Ay, proud na proud ako, may ipon ako. Na buong buhay ko, hindi ko naipon yung ganong kalaking halaga. Pero ngayon, meron ako. Bukod pa sa nagiging panggastos ko. Kasi hiwa-hiwalay ang aking account eh. Meron akong bank account na pang pambayad sa mga dapat bayaran. Meron akong isang bank account na pang ipon ko. Meron akong isang bank account. Parang naka-time lang yon, hindi ko siya gagalawin. Nakaipon ako ng ganun. Mantakin nyo yun. Patrabaho ko. Ha? Huh. Wala. Diba? Housewife. At naglilingkod ako dito sa church. And for such a very long time, di naman ako binibigyan ng allowance ng church siya. Kukunin niyo akong speaker ng youth, kukunin niyo akong speaker ng women, speaker na kung saan-saan. Binibigyan niyo ba ako kahit mentos? Di naman na. Di ba? Humihingi ba ako sa inyo? Di naman na. Pero ngayon, binibigyan na ako ng church ng allowance. Pinantay pa ako kay Pastor Ding. Oh, di ba? Bongga. Oh, after mga 20 years ng gawain ito, binibigyan ako. So, iniipon ko yun. At bukod doon, merong dalawang taong ginagamit ng Diyos. Yung isa ay ang aking kapatid, yung isa naman ay ang aking kumaring doktora, na talagang sila yung regularly talaga nagtatanim. At tinatabi ko yun, so nakaipon ako. So, napansin ko, parang nagiging idol ko yung ipon ko. Kasi doon na ako nakatingin. Kaya ako yun iniipon, retirement fund. Naisip ko kasi matanda na yung asawa ko. Ilang taon pa kaya ito magtatrabaho? Baka mamaya, mawala ito. Paano kaming mag-iina? Sabi ko nga sa asawa ko. Eh sabi niya pala, pagka ba ako namatay, mag-aasawa ka pa? Sabi ko, it depends. Binibiro ko siya. Kung matitigok ka, pagkatapos, may iiwan ka sa akin sapat na halaga para mapaaral ko ng pagdodoktor yung anak mo. Hindi na ako mag-asawa. Hirap-hirap na may asawa eh. Di ba? O kayo mga nabiyuda na dyan, taas ang kamay. Madali ba? Gusto nyo ba buhayin ko yung mga asawa nyo? Babalik ka sa inyo? Gusto nyo? Ay, umiiling. Naku, kawawa naman. Ayaw talaga. O, mahirap din naman kasi may asawa. Masarap may asawa actually, pero mahirap din. Pero, sabi ko, pero kung iiwan mo ko, tapos wala kaming pagkukunan. Kahit ayoko mag-asawa, mag-asawa na lang ako for the sake lang ng mga anak ko, titiisin ko para lang makapag-aral sila. At pag nakagraduate na sila, okay na ako, masaya na ako. Talaga, gagawin mo yun? Joke lang. Pero who knows? Di natin alam, mahirap magsalita ng tapos, di ba? So, ang ibig ko lang pong sabihin, yung ipon ko na yun, iniipon ko yun para magkaroon kaming emergency. Kasi asawa ko wala naman naiipon eh, sapat yung mga meron siya, pangangailangan, meron naman sumusobra, pero hindi sapat para ipunin niya. Lumalabas din. So ako nakapag-ipon, hindi niya alam gano'n nakalaki ipon ko. Tapos sabi ko, pangarap ko talaga mag-upgrade tayo ng camera eh, kasi ang labo na niya. Ang labo-labo niya na dahil nagpaganda tayo nandito, no? Ganun talaga, pag nag-upgrade ka sa buhay, umaangat din yung mga pangangailangan mo pang iba. So, hindi na kaya ng resolution. Sabi ko, bumili naman tayo. Sabi ako nang sabi sa kanya, sinasabi niya rin naman sa officers. At siguro gusto rin naman ng mga officers mag-upgrade, kaya lang siguro iniisip din nila kung papaano. Yan. So, sabi niya nung message niya, test me in this.
O nga, Lord, te-test nga kita. Subukan kita. Kahit na tested na kita. Wala namang masama. Test me in this. Sabi ko. Kaya sabi ko, ako na lang bibili ng camera. Ako na lang mag-i-invest para sa kaharian ng Panginoon. Tapos din nung isa pang sinabi niya, yung gusto mo ba, ibalik kita sa 5 piso. Yung kwento niya, di ba? Balik kita sa 5 pesos. Oo nga, Lord, no? Saan ba ako nagsimula? Nung kinasal kami, wala man akong kapera-pera noon eh. Siya yung kumikita, hindi niya ako binibigyan. Ever since, hindi niya ako binibigyan ng allowance ko. Kasi sapat lang. Tapos hanggang nagkaanak kami, ganyan. May point ng aming pagsasama, binigyan niya ako 1,000 pesos. Allowance ko monthly, 1,000. 3 buwan lang yun, die. Huwag ka na umasa. After noon, putol na naman ang allowance. Wala naman akong tinanggap. Pero yung asawa ko, good provider. Lahat ng needs namin sa bahay, at pag humingi naman ako sa kanya, kung wala siya, ipagpe-pray niya. At magkakaroon ako. Bago gusto ko magpariband. Daddy, gusto ko naman magpariband. Sige, magpe-pray ako. After a few days or a week, may pampariband na ako. Ganon. Kaya lang, aatimin pa ba ng konsesya kung manghingi? Eh, alam kong kulang na nga. Hindi na ako humihingi. So pag kami nag-bless sa akin, iniipon ko para pansarili ko na nagastos. So hanggang nga, yun, nakaipon ako. At nung bibilin ko na yan, sabi ko, Daddy, tara, samahan mo ko. Saan ka pupunta? Bibili ko ang kamera. Sigurado ka ba talaga? Ikaw, oo. Ganito na lang ang gawin natin. Sabihin natin sa officers, kaya naman ng church bilhin yung kamera eh. Sabi ng ganyan, church na lang ang bibili, tapos kung gusto mo magbigay, magbigay ka na lang doon sa balik eskwela. Eh yung buong allowance ko nga from the church, ibinigay ko na. So, yun na yung sinid ko. Ayun naman pala, nagsid ka na. Parang hesitant siya. Hindi niya kinuwento, no? Ginawa niya yon, promise. Parang nagdadalawang isip siya, huwag mo na lang kaya ibigay. Kasi ako nga hindi nakakaipon kahit piso. Ngayon na nakaipon ka, huwag mo na lang kayang pawala. Parang ganon. Hindi niya sinabi as is, pero gusto niya pag-isipan ko muna. Sabi ko, katulad ni Sarah, di ba? Nagpasakop siya sa kanyang asawang si Abraham. Kung sasabihin niya talaga sa akin, wag, may power siya over me. Kahit naman ipon ko yun eh. Kahit sa akin ibinigay yun. Susundin ko siya. Sa ganong kaparaan na sasabihin ko, Lord, wala na sa kamay ko. Sinabi niya bilang asawa ko, head ng family. Susundin ko siya. Pero yung kinumit ko sa'yo, i-release mo na po ako, Lord. Yun yung sinabi ko sa kanya. O sige, kung yan pala conviction mo, sige, bigay mo na. Takot din pala eh, di ba? Tatakot. O di, sa madaling salita, bumili kami. Tapos, meron pa naman natira sa ipon ko. Hindi naman totally na wipe out, pero ang laki na nawala. Siyempre, malaking halaga po siya. Alam niyo po ba, hindi pa naman lahat bumabalik sa akin in terms of financial. Pero marami na rin naman ako nakita unti-unting ginagawa ni Lord. Alam niyo po ba na merong kaming paparating na possible trip sa Korea. All expense paid trip. Kasi ngayon under process yung pag-apply ng visa. Oh, hiningi ko ba yon? Nanalangin ba ako kay Lord? Di wala naman akong gusto sa Korea. Di ba ako mahilig sa mga Koreano? Ewan ko ilan sa inyo. Maunahan ko pa kayo makita yung NCT at BTS ngayon. Di ba? Pero ibig ko pa sabihin, di ba blessing na yun ni Lord? Hindi man ako binless ng pera, pero makakarating ka doon, all expense paid trip. Oh, di ba blessing yun? Tapos minsan may nag-message, pinapatanong kung magkano raw ang tuition ng mga anak ko. Ha? Bakit kaya tinatanong? Sabi ko, enrolled na yung mga bata kasi scholar naman sila ng church, pinapaaral sila ng baliwag, ng kabanatuan, tinutulungan kami sa expenses ng pag-aaral nila. Ay, naka-enroll naman na sila. Eh, hiningi. Ito ibinigay ni pastor. So, hindi pa naman dumadating, pero di ba parang blessing na rin yun? Kapag ka ibinigay, di ba ibabalik namin sa church? Di ba? Oh, di, wala naman nawala. Di ba yung mga maliliit na bagay na yun? Kahit maliliit, parang nakakagalak sa puso kasi tumutugon si Lord. Di po ba? Actually, ang dami. Ayoko na lang ikwento. Tapos ito, last na pala. Yung aming kaibigan na pastor sa Singapore, kasi magse-celebrate sila ng 40th anniversary nila next year pa yon, June. In-invite kaming buong mag-anak pumunta doon maki-celebrate kasama nila. All expense paid trip din, from pamasahe to natutuluyan, lahat sagot nila kami. Ang sarap, 'di ba? Pero bago naman nangyari yon, mahigit 21 years naman kaming nagpagal sa kaharian ng Lord. 21 years ng pagtatapat sa Panginoon.
Tapos alam nyo ba, next year pa yung June, pero pinadala na yung pamasahe namin. Sabi ni Pastor, ang aga naman po, para malaya kayo makapili sa ang airline nyo gusto sumakay. O di ba, hindi ka lang basta pasasakayin sa monoblock lang ang upuan na aeroplano na hindi aircon. Di ba, pwede pa kaming mamili saan naming airline gustong sumakay, hindi lang budget plane. Napakabuti ni Lord, di ba, palakpakan naman natin si Lord. Yan. Hindi ko kinukwento para ipagyabang. Ikinukwento ko, totoo ang prinsipyo ng salita ng Diyos. At kung hindi ninyo susubukang lakaran, hindi nyo mararanasan. Ako, kaya ako may kwento, kasi meron akong ginawa. Di po ba? So how I wish ang bawat isa din po sa atin. Isipin nyo yung ipon ko na yun. Kung every month, save lang ako ng save, nadadagdagan siya, tama? Nadadagdagan yung ipon ko. Pero, hindi ko kakayanin na buong pamilya kami pupuntang Singapore. Hindi ko kakayanin na kami mag-asawa, all expense paid trip sa Korea. Base lang sa ipon ko, ubos yun, kulang yun. Baka di kami makauwi. TNT kami sa Korea. Di po ba? Ang hirap nun. Pero, ang dami kong nakikitang reap ng harvest because of that seed na pinawalan ko. Na hindi ako nang hinayang, sabi ko nga, hindi ako humingi ng kapalit dun sa binigay ko. Totoo to, alam ng Diyos to. Wala akong hiniling this time. Sabi ko, basta binibigay ko to ng bukal sa aking puso, masaya ako na ipagkalob to. Gusto ko itest si Lord. Hindi ako humingi ng kapalit. Bahala si Lord kung anong gusto niyang gawin sa buhay ko. Yun lang hiningi ko. Pero sabi ko, Lord, yung dalawang tao na ginagamit mo regularly, monthly sa buhay ko, yung kapatid ko, at saka yung kumare ko, anuman ang kahilingan nila, anuman ang pangangailangan nila, Lord, sila ang mag-reap ng harvest, hindi po ako. Hiningi ko talaga yun sa Panginoon. Kaya sinabi ko doon sa kumare ko at sa kapatid ko, oh, kung anuman ang gusto mong harvest, ikaw na ang humingi kasi tinanim ko yon on your behalf. Di po ba? So napakabuti ng Diyos. In conclusion, tapusin na natin ang paghihirap nyo. Eto na. O, ang conclusion po natin, ito ang memory verse natin. Ito po yung kakabisaduhin ninyo. Ito po yung ikiklaim ninyo sa inyong mga buhay. Makalimutan nyo man lahat ng sinabi ko, ito na lang. 2 Corinthians 9:6. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Ang dali lang po tandaan, di ba? Isang sentence lang to. Kung nahihirapan kayo, edi tagaliwgin nyo ang pagme-memorize. Ang Bible, ganito kasi yun. Aani ng konti ang nagtatanim ng konti. At aani ng marami ang nagtatanim ng marami. Napakasimple ng salita ng Diyos, tama? Pero napaka-powerful. Napaka-powerful kung gagawin at lalakaran po natin. Isa pa pala po, nais ko rin i-share sa inyo. Nung nakaraang buwan, sabi ko, nabigyan kasi ako ng ang Bible, yung binabasa ko ngayon. So, sabi ko, ang simple nito, kesa sa magandang balita, lalo na yung ang Biblia, kasi King James Version na Tagalog yun. Alalaong baga, yung may mga ganon, ang Biblia. Pero yung ngayon, simplified, Taglish na nga eh. So, sabi ko, gusto kong magkaroon din sila ng ganito, yung mga workers. Gusto kong magkaroon din sila ng ang Bible. Sabi ko, magkano ba to? Kasi bagong release lang eh. Sabi ko, gusto ko silang bigyan. Gusto ko silang i-bless. Kaya lang, ibinigay ko nga yung buong allowance ko sa church. Tapos, nag-seed pa ako nitong camera. Sabi ko, mukhang hindi ko magagawa ngayon. Pero gusto ko talaga silang bigyan. Napakabuti ng Lord. Uy, may Bible kayo mamaya. Yan. Meron silang Bible. Alam niyo ba kung paano nangyari? Merong nagbigay. Libre lang. Isang kahon. 24 ang laman. O di dito at baliwag. Meron ako may bibigay. Sabi ko, desire ko, on my birthday gusto ko. Hindi ako yung ibe-bless, ako yung mag-bless. O, at least hindi na nanggaling sa packet ko. Kasi medyo nabutas yung packet ko. Di ba? Napakabuti ng Diyos, di po ba? Ultimo yung simpleng kahilingan, desire ng puso ko na ganun. Kasi si Lord ang nagbibigay ng seed. Seed yun eh, gusto kong itanim sa buhay nila. Ay kaya lang kulang na yung seed ko. Si Lord pa rin ang nagbigay ng seed. Amen po ba? Kasi sa NSC, may mga pinurchase na millions worth of Bible si Ma'am Cherry. Tapos pinamimigay ng Unite yun eh.
Tapos, nabanggit ni Pastor Eric kay Pastor Raymond, "Hi, Pastor Raymond, thank you for the Bibles." Yeah, sabi, "Pastor, hindi kami nakakuha ng Bible. Meron pa kayang natira." Alam niyo naman si Pastor, hindi naman basta-basta hihingi, di ba? At pinauna niya muna manghingi lahat ng mga mahihilig humingi. At nung lahat sila ay nakahingi na, "Meron pa bang natira? Ay, hindi ka ba nakakuha, kuya? Sige, ilan bang box ang kailangan mo?" "Isa lang." Nahiya pa eh, no? Isa lang daw. So, binigyan siya ng Bible, isang box. At katugunan yun dun sa desire ko. So, napakabuti ng Lord, di ba? Baka akalain nyo yung ano lang yun, yung pinamimigay nila na New Testament. Old and new yun, yung binigay. Oh, di ba? Yung mga new nyo, isolin nyo sa akin. Papalitan ko. Para maipamigay naman natin sa campuses. Yan. So, in conclusion, ito po yung ating pinag-aralan. You will have greater joy kung faithful stewards ka. You will have greater closeness to God. And you will have more than you need. Amen po ba? So, kaya po namin shinare itong buong buwan ng Agosto ang tungkol sa giving, ang tungkol sa pagiging mabuting katiwala. Kasi marami pong Christians, there is that fear sa kanilang mga puso and doubt na pag pinawala nila ang bagay na meron sila, mawawalan. Mawawalan sila at maaring hindi na bumalik. So, naririto po kami, kami ni Pastor Eric, si Pastor Ding, kahit si Sister Sally, at ang mga cell group leaders na kasakasama po namin na nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. We are here para tulungan po kayo ma-overcome ang inyong mga fears. Parang ang isang bata na hindi marunong lumangoy, pag nilagay mo siya sa dagat o sa swimming pool, matatakot siya. Di po ba? Kasi pwede siyang malunod eh. Kaya naroroon yung magulang. Anong gagawin ng magulang? Tuturuan niya lumangoy yung anak. "Anak, ganito lang yan. Sige, i-stretch mo yung arms mo, yung legs mo, kumawag ka, wag ka." "Hindi ako marunong lumangoy ha. Nagkukunwari lang akong marunong." Ganun ang ginagawa ng magulang. Tinuturuan yung anak na lumangoy. Di po ba? Para ma-overcome niya yung takot niya. So narito din po kami, bawat isa po sa amin, para ma-overcome nyo, para mapatotohanan sa inyo, totoo, makapangyarihan ng Diyos. Humakbang lang po tayo ng may pananampalataya. And how can we help you this morning? We will pray a prayer of commitment this morning na tulungan kayo ng Lord ma-overcome ang fear ninyo at tulungan kayo ng Lord maibigay yung tama para sa Panginoon. If you would just commit, kung handa ang puso ninyo, sumabay kayo sa prayer ko later. Kung hindi naman kayo handa, takot pa rin kayo, I will not hold it against you. It is between you and the Lord. Pero kung talagang hahakbangan ninyo to, test God in this. Baka kayo naman ang tatayo dyan next week, next week, next month. Meron kayo magandang patotoo. Ano ang inani ninyo out of your obedience to the Lord? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman, alay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa aking iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso ko. Ako'y nilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Iaalay po natin ang ating buhay sa Panginoon sa umagang ito. Hindi natin maiaalay ang ating mga kaloob, ang ating mga tinatangkilik, unless we fully surrender ourselves to the Lord this morning. Let us recommit our lives. And if you haven't accepted the Lord Jesus Christ yet, this is the perfect time to accept Him. Sadyang para sa'yo lahat sa doon po muna tayo sa first step.
sa pag-aalay ng ating buhay. Dahil kung tunay na naialay natin ang ating buhay sa Diyos, everything follows. Walang mahirap sa atin na ialay sa Kanya. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa aking iaalay sa iyo ang iyong kaluluwa. In your own words, talk to the Lord this morning. Sabihin ninyo kung ano nilalaman ng inyong puso sa umagang ito. Kausapin natin siya. Kan sa puso mo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa umagang ito, dumudulog sa inyong harapan. Lord, kilala niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. You know that apart from you, we are nothing and we have nothing, Panginoong Diyos. We acknowledge that you are the source of our own very lives. You are the source of everything that we have. And we acknowledge, O Lord, that as we obey what your word says, you are powerful enough to move in our needs this morning. Panginoong Diyos, una sa lahat, sinusuko po namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Sapagkat, Lord, kung hindi kami nakasurrender sa inyo, hindi rin namin kayang isurrender, maging ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. So, Lord, we offer up to you our lives this morning. And we pray, O Lord, that the Holy Spirit would move mightily upon every heart praying this prayer this morning, Panginoong Diyos. Sila na nagde-desire na totally 100% makalakad, makasunod sa katotohanan ng iyong mga salita. Patunayan mo sa kanila, Panginoon. Lord, ipakitan mo ang integrity ng inyong pangalan, ang integrity ng inyong salita na sinabi ninyo, test me in this if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing, they will not have room to store it. Gawin po ninyo ito sa buhay nila, Panginoon. Whatever their needs are, whatever they are facing in life right now, whatever their prayer requests are, Panginoon, abutin niyo po ang buhay ng bawat isa sa kanila. And Lord, I pray that every person in this room will be able to overcome their fear in giving what is due to your holy name. Na maibigay nila, Panginoon, bilang mga katiwala lamang ng mga pera, ng mga trabaho, ng mga ari-arian, ng mga pamilya na mayroon po kami. Maibigay namin sa iyo mga bagay na tinatangkilik namin na nire-require ng inyong mga salita. In Jesus' name I pray na ma-commit po nila ang bawat mga pangako na binibitawan nila sa inyo, magawa po nila ito hanggang sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. And kung papanong time and time and time again, I have tested and tried your faithfulness over my life. Gawin niyo rin po, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid para makita nila, Panginoon, na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay siya ring Diyos na pinagtiwalaan po nila, na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, walang favoritism, hindi pumipili ng tao, na kayang pagpalain ang kahit na sino mang tapat, buong puso at mapagpakumbabang lumalapit sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, we pray a special prayer para po sa buong pamilya ng Santos at Gonzales, Panginoon, ng mga kapatid namin sa Baliwag, na kung saan kinuha na po ninyo si Inang Muring. Let the comfort of the Holy Spirit be upon each and every one of them that is mourning right now, O Lord. At dalangin ko po, Panginoong Diyos, kayo ang magbigay ng kaaliwan sa buhay ng bawat isa sa kanilang may kalungkutan sa kanilang mga puso. But we also rejoice, Panginoon, because we know that the angels in heaven are rejoicing sa pagdating ni Inang Muring, Panginoon, sapagkat siya ay tumanggap kumilala rin sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, at kami naman na natitira pa sa mundong ito habang you are still giving us the chance to live, habang pinagkakatiwalaan niyo pa kami ng buhay, ng lakas, ng kalusugan, gamitin namin ng mabuti, Panginoon, faithfully ang mga bagay na pinagkakatiwala nyo upang dumating man ng panahon that we will come face to face with you. You will be able to say to every one of us, well done, my good and faithful servant. Salamat po, Panginoong Diyos,
At dalangin ko po, Panginoon, ano pa man ang mga kahilingan sa panalangin ng aking mga kapatid, kayo po ang umabot, tumulong sa buhay ng bawat isa sa kanila. We thank you, Lord. We praise you. We give you the highest thanks, highest honor. In Jesus' mighty name we pray. And everyone says, Amen. Nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Minsan pa nawa ay tanggapin, nawa ay tanggapin ang buhay na laan. Nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita ang bawat paghinga, ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Buong lakas, buong lakas itatanghal kita. Sa Panginoon, ang kanyang pagsama, ang kanyang pagpisan, ang kanyang pagpapala sumainyo ngayon, bukas at kailanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat sa pagdalo ninyo sa linggong ito. Join us again next Sunday online at syempre mas maganda physically makasama po namin kayo. God bless you all po.